Quiroga, isang negosyanteng in-chief na naghahangad magkaroon ng konsulado ang kanyang bansa, ay naghandog ng isang hapunan. Dinaluhan ito ng mga tanyag na panauhin, mga kilalang mga ngalakal, mga praile, mga militar, at mga kawanin ng pamahalaan na lahat ay pawang kanyang mga suki o mga ninong. Dumalo si Simon sa handaan at nang tanungin niya si Quiroga tungkol sa mga pulseras na kinuha nito sa kanya, sinabi nitong, "Sinyo Simon, akin lugi, akin maksak." "Ano? Nalugi kayo at bumagsak, Quiroga? Ganun pala'y anot kay raming botelya ng champan at mga panauhin." Dinala ni Quiroga si Simon sa isang silid at dito ipinaliwanag ng Chinoy ang sanhi ng kanyang kalungkutan. Aniya, na ibigay niya sa isang maganda at kabighabighaning babaeng kaibigan ng isang makapangyarihang lalaki ang 3 pulseras. Matapos ay inilahad pa ng Chino ang mga pautang nito na hindi binabayaran. "Putres, nangangailangan pa naman ako ng salapi at inaakalang mababayaran ninyo ako. Ngunit ang lahat ay maayos. Ayoko namang bumagsak kayo sa maliit na halagang iyan. Siya, gagawin kong 7 ang utang ninyong 9,000 piso. Kailangan ko lamang na ipasok ninyo ang ilang kahon ng baril na dumating ngayong gabi. Ibig kong itago sa inyong tindahan. Hindi magkasing lahat sa aking bahay." Nagulumihanan si Quiroga sa narinig. "Huwag kayong matakot, hindi kayo mananagot. Ang mga armas na ito itatago sa iba-ibang bahay ng unti-unti at pagkatapos ay gagawa ng pagsisiyasat at marami ang ibibilanggo. Marami tayong kikitain sa paglalakad na makawala ang mga napipiit. Alam na ninyo." Ngunit bantulot si Quiroga dahil takot siya sa armas. "Kung hindi ninyo magagawal sa iba ako lalapit. Ngunit kakailanganin ko ang 9,000 piso upang ipandulas ng kamay at ipagpikit ng mga mata." Napapayag din ni Simon si Quiroga. Samantala, sa sala, ang pangkat ni Don Custodio ay nag-uusap-usap tungkol sa komisyong ipadadala sa India para pag-aralan ang paggawa ng sapatos ng mga sundalo. Sa umpukan na kinabibilangan ng mga praile, pinag-uusapan naman ang tungkol sa ulong nagsasalita sa Perya sa Quiapo na pinamamahalaan ng Amerikanong si Mr. Lynch. Punong-puno ang Perya ng mga tao na nais maglibang. Buwan ito ng Enero at malamig ang simoy ng hangin. Ang mga musika at ilaw ng mga parol ay nagpapasigla sa bawat isa. May mahahabang hanay ng mga tindahan. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mga kawani, kawal, praile at estudyante ay salu-salubong. Halos magtulakan at nagkakatapakan, palibhasay nagkakatawanan. Maririnig ang tabi ng mga kutsero. Tabi. Magkakasama sina Padre Camora, Padre Salvi at Benzay. Habang nasa kalye, tila nakakyat sa langit si Padre Camora sa pagmamasid sa magagandang dalaga. Nagkukunwari siyang natitisod upang masagi ang mga dalaga. Kinikindatan at pinamumungayan niya ito ng mata. Nang mapadaan si Paulita na kasama sina Isagani at Doña Victorina, na ibulalas ni Padre Camora. "Ang ganda! Anong ganda! Ang nobyo pala niya ay ang kagalit kong estudyante. Salamat siya at hindi naging tagaroon sa bayan ko." Nakarating ang magkakasama sa tindahan ng mga nililok na tau-tauhang kahoy na yari sa Pilipinas. Marami sa mga ito ay kahawig ng mga praile. "Nahaw ito si Padre Camora." "At sino naman ang kamukha ng larawang ito, Benzay? Ano, hindi ba ulo lang nakaisip niyan?" Napansin din nila ang isa pang nililok na kahawig naman ni Simon. Tuloy, naging paksa ng kanilang usapan ang mag-aalahas. "Nasaan si Simon? Dapat bilhin niya ni Simon." "Putres! Napakulipot ng Amerikanong yan! Natatakot na pagbayarin natin siya sa pagpasok sa tanghalan ni Mr. Leeds." "Hindi! Nangangambang baka mag-ipit siya.
nahuhulaan na matutuklasan ang lihim ng kanyang kababayan si Mr. Leeds. Kaya't nagmaang-maanga na. Habang patungo sila sa napapabantog na ulo, makikilala ninyo, mawang kadayaan lamang ang salamin sa ulong iyan na ipinagyayabang ni Mr. Leeds.